Maligayang bati muli sa inyo. Itong topiko natin sa session ng podcast na ito ay ang dakilang guro na si Ann Sullivan. Marahil na paglalambing at paggalang iyong pagbansag ni Samuel Clemens, nakilala sa kanyang panulat na pangalan na Mark Twain kay Ann Sullivan ng taguring miracle worker o manlilikha ng milagro. Subalit walang sino man sa mga nakakaalam ng bukod-tanging nagawa ni Ann Sullivan ang tututol sa katotohanan inihayag niyan. Pinalad si Ann na pinagpalaan ng kakaibang galing sa pagtuturo. Sa kanyang pagpapatnubay, sa kanyang pagkabukas-palad, sa kanyang pagmamalasakit, kaisipan at paninilbi, nagawa niyang ipakaya sa isang batang bulag at binge ang makapagsalita at makakamit ng di kapani-paniwalang abilidad at pananagumpay. Itong natamong bagay ni Ann ang naging inspirasyon ng mga magtuturo sa mga hindi nakakakita, walang pandinig at hindi nakakapagsalita. Sa ibang dako, si Helen Keller na ginabayan at inasikaso niya at naging kaibigan at habang buhay niya na nakasama ay naging dakilang inspirasyon ng sinuman sa buong mundo na magpupunyaging makatamo ng tagumpay. Noong ika-3 ng Marso, 1887, nagkaedad noon si Ann Sullivan ng 20. Katatapos lamang niya ng pag-aaral sa Perkins Institute na paaralan ng mga bulag noong siya ay dumating sa tahanan ng pamilyang Keller. Ang dahilan nito ay, bago noon, pumayag si Ann na maging tagaturo ng 6 na taong gulang na batang anak ni Coronel Arthur Keller. Bulag at bingi si Helen, ang batang kanyang aalagaan, na walang ilaw ng mga mata at pandinig ng bata noong siya'y sanggol pa lamang na 19 na buwan dahil sa isang kakatuwang sakit. Ang araw na ito na pagpasok ng batang si Helen sa buhay ni Ann Sullivan ang namagbago sa buhay ng huli. Ito na rin ang panimulaang walang hanggan ng pagkakaibigan ng dalawa hanggang sa namatay si Ann noong 1936. Matalino at madaming abilidad si Ann. Noong 1809 na po, naobserba ni John Wright ang nagpatayo ng Wright Oral School sa New York, isang institusyon na nagtuturo ng pagsasalita sa mga hindi nakakarinig o kaya binge, ang talino ni Ann sa musika. Isinulat din pati ni Helen sa mga dokumentong isinulat niya na si Ann ay isang magaling na eskultor. Magaling din siyang magpatakbo ng kabayo bilang equestrian at mahilig din siya sa pagtutula. Subalit, basar sa kanyang mga sinulat, buo ang kanyang paniniwala sa kapalaran. Sinabi ni Ann sa mga sinulat niya, "Ni hindi ako nakatagpo ng ganap na kagalakan sa aking pagpupunyagi na mag-isa. Hindi ko masabing kagalingan dahil wala sa akin ang walang hanggang handog ng mga banal na Diyos, kundi itong aking sariling pagnanais at kakayahan. Naitulak akong magkaloob ng aking sarili sa espiritu ng iba at masaya na sa himig ng instrumento na hindi ko pag-aari at sa patuloy na pagbibigay gabay sa pagpapabuti sa instrumentong iyan. Ilang beses akong natanong, kung ibibigay ko ang buhay para mabuhay ka muli, tatahakin mo ba uli ang daang tinahak mo? Magiging magtutura kaya muli ako? Kung may buhay ulit na maibibigay sa akin, ang palagay ko ay ganoon din nakakaunti ang aking pagpipili ang profesyon na gaya ngayon. Ang wari ko ay hindi tayo nakakapili ng ating kapalaran, siya ang pipili sa atin." Sa pagpapatnubay ni Ann kay Helen, nakayanan ni Helen ang nagtamo ng madaming tagumpay at nagkaroon ng mahusay na abilidad. Sumulat si Helen ng madaming libro. Nakagawa siya ng 475 mga talumpati at mga sinulat tungkol sa paniniwala, kung paano maiwasan ang pagkabulag, pagplano ng pamilya at pagkakaroon ng mga anak, mga isyu na politika sa Europa at tungkol sa enerhiya na galing sa nuklear o atomo. Malimit din noon na maglathala si Helen ng mga artikulo niya sa periyodiko at mga pahayagan. Sa mga tagumpay ni Helen, naging posible ito dahil sa pinagsamang pagsisikap, lakas, inisyatibo at tibay ng hangarin nilang dalawa ni Ann na magtamo ng tagumpay. Ang sabi ni Ann, "Sa malalim na pagkakahabi ng buhay ko kay Helen, hindi ko maihiwalay ang sarili ko sa kanya." Sa mga huling bahagi ng buhay ni Helen, dahil sa impluwensya ni Ann
Naging aktibo ito sa mga isyu sa politika, paghihirap sa sosyedad, sa mga karapatan ng mga nasa laylayan ng sosyedad, mga napapabayaan at mga manggagawa at sa advokasya ng mga ikabubuti ng sangkatauhan. Ang kabataan ni Anne. Naipanganak si Anne na Joanna Mansfield Sullivan noong ika-14 ng Abril, 1866, sa Feeding Hills na malapit sa Springfield sa Massachusetts, Estados Unidos. Migrante at galing sa Irlandesa o Ireland ang mga magulang nito. Nagpunta ang mga ito sa Amerika noong panahon ng taggutom. Si Anne ang panganay na anak ni na Thomas at Alice Sullivan. Noong 5 taong gulang si Anne, nagkasakit siya at ito ang naging dahilan na lumabo ang paningin ng kanyang mga mata. 8 taong gulang siya noong namatay ang kanyang ina. May 2 siyang nakababatang kapatid at noong namatay ang kanilang ina, linayasan sila ng kanilang ama. Napapunta si Anne at ang kanyang bunsong kapatid na si Jimmy sa Tewksbury Almshouse. Isa itong institusyon na pinagpapatuluyan sa mga walang mga tahanan o mauwi ang bahay ng mga maralita at walang kakayanan sa buhay. Naiwan ang kapatid niyang babae na si Mary sa isa sa kanyang mga tiyahin. Ilang buwan lamang na nasa Tewksbury Almshouse si Anne at si Jimmy na kapatid niya, noong nagkaroon ng sakit na tuberculosis si Jimmy na siyang kinamatay nito. Dahil sa kahabag-habag na buhay ni Anne na kanyang naranasan, itong nagkaroon ng malakas na epekto sa kanya. Ito ang siyang gumising sa loobin niya na masidhing awa at pakikiramay sa mga maralita at matindi ang kanyang galit sa nakakalungkot na estado ng mga mahihirap. Nagkaroon ng pagkakataon na maoperahan ang kanyang mga mata dahil sa tulong at kagandahang loob ng ilang mabubuting tao na nakaalam sa kondisyon ng kanyang malabong paningin. Nalaman din niya mula sa isang residente sa Tewksbury Almshouse na bulag din na mayroong paaralang para sa mga batang hindi nakakakita at may mga diferensya ang mga mata. Noong 1880, habang nasa Tewksbury Almshouse siya, may dumating na mga opisyal ng State Board of Charities upang mag-inspeksyon sa institusyon. Sa mga panahong iyon, nagkalat noon ang mga balibalitang masama ang kondisyon ng institusyon at madaming masasamang mga nangyayari at nagaganap doon kung kaya naisagawa ang inspeksyon na iyon. Kinuha ni Anne ang pagkakataong iyon na naglakas loob na humarap sa opisyal na inspektor na si Franklin Sanborn. Nagsumamo siyang makiusap na ipasok siya at pag-aralin sa eskwelahan ng mga bulag. Nakapasok si Anne sa Perkins School for the Blind noong 1880. Sa kanyang pagdating doon, naranasan niya ang nalilibak at napagtatawanan ng kanyang mga kaklase. Kadamihan sa mga naipasok doon ay galing sa mga pamilyang may sinasabi at may kakayahan sa buhay. Kinukutya siya ng mga ito dahil sa mapanirang puri nilang akala na siya ay bobo at ignorante. Sa edad niya noon na 14, hindi pa siya noon nakakabasa at sa unang pagpasok niya ay hindi pa niya alam noon na isulat ang kanyang pangalan. Naoperahan siya sa mata sa sumunod na taon na nasa Perkins siya. Malimit siya noon na mapasubo sa alitan dahil sa magaspang ang kanyang mga galaw at madalas pa siya noong lumabag sa mga regulasyon. Natutuo si Anne na sumulat ng mga salita sa tulong ni Laura Bridgman. Si Laura Bridgman ang unang pipi at bulag na nabigyan ng formal na edukasyon o pag-aaral at nagtapos sa Perkins. Siya rin ang unang nakapag-aral kung paano makipagkomunikasyon sa pamamagitan ng pagsulat na gamit ang dalire sa pagsulat ng mga salita. Masidhi ang pagnais ni Anne na mag-aral at nagtapos siya na siyang pinakamataas sa klase niya noong 1886. Noong 1905, nagpakasal si Anne kay John Albert Macy, isang guro sa Universidad ng Harvard. Isang kritiko sa literatura, si John. Nagkakilala sila ni Anne noong tumulong si John sa pagkakapalathala ng mga sinulat ni Helen, ang batang ginagabayan noon ni Anne. Subalit hindi nagtagumpay ang kanilang pagsasamang mag-asawa. Naghiwalay sila noong 1914. Noong Oktubre ng 1930, ninais ng Universidad ng Templo
o Temple University sa Pennsylvania na parangalang pareho sina Ann at Helen ng honorary degree. Tumanggi si Ann na mabigyan ng parangal sa kabila ng pagpupumilit ng mga opisyal ng universidad. Noong Pebrero ng 1931, noon lamang pumayag ito na tanggapin niya ang inalok na parangal. Naoperahan muli ang mata ni Ann noong Abril ng 1936 at ito ang nagpahirap sa kanya ng matinding pananakit. Natuklasan din ng mga doktor ang pagkakaroon niya ng sakit sa tiyan. Noong pitumput taong gulang na siya, naramdaman na rin ng mga doktor na nagkakaroon na siya ng demensya. Noong nagkasakit si Ann, sumulat si Helen sa mga doktor sa New York. Bahagi ng nilalaman nito ang sabi. Sa 50 taon, ang mahal kong taga-turo na Ann Sullivan Macy ay nagsilbing ilaw ng buhay ko. Ngayon ay may sakit na siya at ang dilim na bumabalot sa akin ay bumaba at pumunta sa kanya. Gayunpaman, ang liwanag ng kanyang pagmamahal ay iilaw sa kabila ng lapunos ng dilim at maligaya kami. Hindi nagtagal pagkaraan ng kanyang pagkakaopera sa mata, inatake ng sakit sa puso si Ann na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay noong 20 ng Oktubre, 1936. Sa mga huling araw ng kanyang buhay na siya'y naghihirap, nasa tabi niya lagi si Helen. Hawak-hawak ni Helen ang kanyang kamay noong bawian siya ng kanyang huling hininga. Hindi lamang taga-turo si Ann kay Helen. Sinunod ni Helen ang ehemplo na pinakita at pinaramdam ni Ann sa pag-aalok niya sa kanyang buhay sa ikabubuti ng iba. Sa pagkahabag ni Helen sa iba, ipinasya niyang ipagkaloob ang kabuuan ng kanyang buhay sa paninilbi at pagtatayo para sa mga walang swerte sa buhay. Sa pagkamatay ni Ann, si Polly Thompson ang sumunod na kasakasama ni Helen. Napunta ito na napasali noon kina Ann at Helen bilang sekretarya noong 1914 at naging lagi nilang kasakasama ito. Noong taong 2003, bilang pangilala ng bagong henerasyon sa mga nagawa ni Ann, isinaamang inukit ang kanyang pangalan sa National Women's Hall of Fame, atriya ng parangal para sa mga babae ng nasyon sa Seneca Falls, New York, Estados Unidos. Iyan ang naging buhay ng dakilang si Ann Sullivan na tinaguriang miracle worker. Sana nakapagbigay ito sa inyo ng ehemplo ng katangian na maging inspirasyon ninyo para sa hinaharap.